Tapos yan mga katimo. Check natin dito ngayon yung tatagal, yung pang freezer. Balang in order natin ito. Dapat Friday yung... And there is siyang ano. Combo meal. Yun no? O, nandito tayo ngayon ano, kay Mr. Safety Shoes. Yeah. I-check natin ngayon yung ano, yung account natin dito kung pwede na tayo kumuha ng sapatos. Yan. Yeah. Basta tayo sa loob. Check natin. Yun, ito yung Mr. Safety Shoes. Lahat ng mga ganitong ano nyo. Yan. Kasi dun sa ano tayo, yung pagkatapos ng 3 months probation, meron na tayong pre-shoes. Eh sabi, i-anong na daw natin yung name natin tsaka yung account number yata. Check natin ngayon dito. Tanong natin kung may laman bago tayo mamili ng sapatos. Kailangan natin pang freezer na sapatos. Ito. Ito yung mga sapatos niya mga katim. Check natin dito ngayon yung tatagal, yung pang freezer. Yun lang pang freezer mas mahal no. Eh sobrang kapal naman kasi niyan eh no. Yeah, ito yung mga pang-ano niyo. Check natin yung kung ano nakalagay. Waterproof tapos yan ang mga presyo niya. Mag-add ka na lang dun sa ano binigay ng ano Walmart. Yun ang mga katim at kailangan pala ng ano bukod dun sa number natin. Kailangan ng ano ID hindi natin dala. Balik na lang tayo. Yan, dito sa ano, Mr. Safe. Karamihan dito yan eh, yung mga company. Yung dati namin company, dito rin yan eh. Ano, 17th Avenue, okay? Balik na lang tayo pag dala natin yung ID natin. Dumaan lang naman kami dito sa ano, 17, no? Nandito na kasi sa area eh. Yun oh, mga katimo, inabot na tayo ng gutom. Dito tayo kakain kay Nay Lolit. Yan, parang ano to, yung karinderiya sa Calgary. Yan. Yun, di ba? Parang siya yun, oh. Ay, bukas na ba sa taas? Ah, hindi pa siya bukas. Yan, kakain tayo rito para ano. Ay, ito, ano kayong masarap natin dito? Gusto ko yun, yung gulay stay, oh. Kare-kare? Hindi, yung gulay na to. Eh, kare-kare pala yun. Oh, siya nga yun. So, meron itong mga prito. Kain tayo, kain. Sino? Sino pa kailan natin tayo? Kaya mo. Balang in-order natin ito. Dapat Friday yung... And there is siyang ano. Combo meal. Eh, ganun kalaki siya. Ayan, busog-busog tayo dyan. Yung combo nila. May drinks, walang drinks. Papasok na si Ste. Ha? Ano? Ha? Yan nga, naka-auto? Wala kasi ano. Oh, nakabukas. Okay, yan. Pasok siya sa ano, kasi nag-change tire lang naman. Bye-bye, ingat. Yan. Nag-change tire siya. Ano na siya, naka winter tire. Kaya tagal namin naghintay. Sinamahan na rin ng ano, ng detailed cleaning. Yan. Yan. Ang maganda kasi dun, ano siya, naka yung gulong niya, naka rim na rin. Nakiya, kaya maganda. Tapos yung winter tire niya, maano pa, makapal pa. Yan. Bas bukod doon itong pinalitan. Yan may rim na rin to kaya kahit ako na lang magpalit nito. Maingay yung aeroplano. Yan kahit ako na magpalit nito kasi may mga rim na. Ang inaano lang namin ito. Ito yung hinahanapan namin ngayon na winter rim na para ako rin ganun. Kasi may apat na extra kaming gulong. Yung bali walo na yung gulong namin para kasi dito para makatipid ka, ikaw na yung mag-ano. Sa una okay kasi
may ano yan eh, parang wheel alignment. Gastos ka sa una. Hindi pwedeng walang ano yan, alignment yan eh. Yan gagawin mo dyan, dali mo yan doon, gastos ka muna sa una. Sa mga susunod na araw, yan, ikaw na. Ako na mag-aano niya, may mga rim na. Ito na lang wala yun sa akin. Kasi itong darating na Martes, mag-aano na mga kati, mag-aano na. Mag-winter, ah winter, mag-snow na yata itong darating na Martes. Pero naka-ano naman ako, naka-all season naman ako, pero Calgary nga ito, di ba, mahirap sa Calgary. Kaya okay na rin na ano tayo, yung mag-winter na rin. Kasi sayang din yung apat na gunong, oh. Ay, apat na goma. Oh, kasi naman sa akin, 17. Yan, oh. Yan. Okay, ito, yun. Kaya, ah, gugutom na ako. Eh, si Steve kasi kumaano, nung bumalik kami kanay Lolit, doon siya, sabi ko, kumain na sa sasakyan. Yun, habang mabiyahe, kumakain na siya. Para pagdating dito, bihis, kuha ng bag niya, yung gamit niya. Kasi alas 5 yung pasok niya, saktong-sakto yun. O, oh, di ba? Sakto yung mga oras natin. Di, nabusog na siya pagdating. Kesa dito pa kami kakain sabay-sabay. Yan, mamaya, pakita ko sa inyo yung in-order natin mamaya. Yun o, mga katimang, ito yung binili natin. Yan, ito $10 to. Ito $10 din. Ito, alam, akalimutan ko magkano to. Mura lang din yan. So, ito yung combo. Eh, sana kakain kami sa sasakyan kanina. Kaya lang late na traffic sa Deerfoot. Eh, 5 o'clock siya. Sabi ko, siya na lang maunang. Eh, yan yung pagkain is din. May natirang kanin lang eh. Yan, tapos mabubo siya ng pansit. O, diba? Para kang nasa karinderya ng ano. Karinderya sa Pilipinas, diba? Siya naman sa karinderya sa Calgary. Yan, diba? Talagang masarap to. Sa lahat na nakainan namin dito, Nailolit. Yan, yung mga bago lang dito sa Calgary. Nailolit, i-search niya, masarap talaga. Yan o, pinilahan pa namin kanina yan. Pagpasok sa loob, maraming naka-order. Okay, ito kakainan na natin sa bahay ngayon to. Kasi nga, dool tayo sa oras. Yan, ganyan ang ano kasi, nandun kami sa area ng ano, ng pamuntang northeast area. Malapit kami sa may Marlboro, sa likod ng Jollibee. Yan, makikita niyo yan. Yung Nailolit na yan. Kaya tuwing dadaan kami doon, hindi namin dinadaanan yung ano, yung seafood, hindi. Ang una namin inaano ito, Nailolit. Kasi ito, nasubukan na namin. Sa dami ng kinainan namin, sa dami ng tinestingan namin kainin, itong the best. Yan, Nailolit. Yan. Kaya ito, okay. Kain na tayo mga ka-team. Siste, nakapumasok na yun eh. Hindi natin yung text niya kung nandun na siya. Yan. At nakakain siya, sasak. Yan, di ba? Hindi siya gutom magtrabaho. Alam mo naman sa pakpuko ng trabaho sa Costco eh. Okay, takain muna ako mga ka-team. Mamaya naman ulit. 24 hours later. Yun o, mga ka-team at ha. Kagigising lang natin. Oras na ba? Mag-aalas 4 na. Nagising ako dun sa ano. Nagising ako kay Chico. Nag-alarm ako pero mas nagising ako dun sa tahol ni Chico. Tahol ng tahol. Talagang walang tigil. Tapos, di ko kung kumakalampag dun sa baba. Yung pala, dumating si Martin. Ewan ko niya kay Chico, galit na galit kay Martin pag nakikita. Yan, at ito. Pahinga tayong konti tapos kakain tayo. Kunin natin kung ano may pagkain. Si ano si Steve pumasok na. Hindi ko na inabutan eh. Yun ang mahirap dito pag ano, yung kung nga rin mag-asawa kayo, isang pang umaga, isang pang gabi. Yun, ang nangyayari tuloy, yung pag-uwi, pauwi ako, matutulog siya, tapos, matutulog ako, tulog ako, magigising naman siya, kapasok naman siya. Pagkagising ko, nakapasok na siya. Pagdating naman niya, nakapasok na ako. Yan, ganyan yung labanan namin, yung ganyan ang labanan dito sa ano, sa Canada. Para at least, hindi kayo pwedeng ano eh, mas maganda yung ganun, yung alternate kayo para kung meron kayong anak na dala, maliliit pa, eh, maalalayan nyo. Yung, kasi mahal dito yung maraming nagtatanong sa amin na paano pagdala namin anak namin, paano yung sitwasyon namin, paano yung gagawin namin. Yan, ganito ang gawin nyo. Ang maaari, piliin nyo isang umaga, isang panggabi. Mas maganda yung lalaki, yung panggabi. Diba? At least, ganun ang, karamihan dito yun, ganun ang ginagawa nila. Para parating ng isa, may iwan doon sa bata. Tapos pagtapos ng exam, di may iwan pa rin sa buong araw. Yun nga lang, bihirang-bira na kayo halos magkita. Pero na lang kung sabay kayo mag-off. Kaganyan pagkating ng linggo, tulog ako ng konti, kinabukasan naman kasi sa cook naman ako, nagkikita pa rin kaya paano.
Yeah, pero bihirang-bihira na kaya lang yun ang ano natin eh. Buhay natin dito sa Canada. Kailangan ng buhay mo dito tuloy-tuloy lang. Hindi pwedeng tawag dito yung hindi pwedeng huminto. Yan, di ba? Yan ang ano natin eh. Kaya tayo na dito sa Canada para magtrabaho, makaipon, para pagka nag-retire tayo, di ba? Nag-retire tayo. Wala na tayong maging problema sa buhay sa Pilipinas. Siyempre, ang balak natin eh, pag mag-retire ako, gusto rin namin sa Pilipinas. Gagawin namin doon, ano eh, 6 months pag malamig dito, punta kami ng Pilipinas, 6 months kami ron. Pag nawala na yung lamig sa Canada, dito sa Canada, balik uli kami. Yun ang magandang plano, di ba? Iwas tayo sa lamig na. Yung binapaus ako, kasi galing sa freezer ako kaninang madaling araw. 10 hours kang nasa freezer. Salit, kausap mo yung ano, nasa ano, vocalitic niya. Diyan yung salita kang salita, tapos malamig. Kaya naman, maos ako. Yan. Kaya ito, pagkagising ka na, maligo. Kasi yung lamig kanina, ano eh, naipon sa katawan mo, tapos biglang yung panahon mainit naman, masama sa pakiramdam. Yan. Yun nga, nagising lang, kagigising lang natin. Tapos maya-maya konti ang pass. Ano oras na ba? 4 o'clock. Mag-ice-ice lang ako ng konti. Ayong tutuloy ko pala yung, ano, yung sa bidet. Yung sa CR naman nila yung kakabit ko. Pero check ko muna yung pagkain. Nagugutom na ako eh. Ayan, mamaya ulit mga ka-team. Check lang natin kung anong ginagawa ng dalawa ron. Oh, yan na. Kabahol na naman. Ikaw, Chico, nagising ako sa iyo eh. Laas ng tahol eh. Wow, social. Ano palabas yan? Nagising ako dito sa tahol nito. Isang ito eh. Ba? Nanood sila nung ano? Ki Brillantes. Oh, mag-aga mo naman, Martin. Friday. Wow. Wow, nag-ano oh. Kaira na ang pangalan, no? Ano yan? Saan galing yan? Niluto mo? Niluto mo? Sosyal. Nanood sila nung ano? Dito sa ano, sa CR nila, ano, nila Martin at ni Kaira. Yan. Pang girl na girl na. Yan. Kalilinis niya lang eh. Kasi sabi ko linisin niya para ano, papalitan ko yung ano, yung sa bowl nila para pare-pareho na ako na yung bidet. Yan. Para nila lang pare-pareho nahirapan na gumamit ng tabo. Diba? Ang hirap din eh. Yan. Linis niya. Ito lang yung gamit natin dyan. Yan. Ito lang yung gamit natin dyan. Dalawa na ako. Para meron na rin sila. Malaking tulong, oh. Ginahawa sa buhay. Ayan, sige. Ayusin ko muna ito. Nakakabit na natin, oh. Ayan, nakabit na natin. Sindali lang naman siya. Wala namang ilang 30 minutes, nakakabit mo natin. Ayan, talagyan mo lang mga teflon. Ayan, ganyan lang kasimple, oh. Kaya kahit na nag-rent kayo, hindi kayo mag-aalala na yun lang naman nagkakabit niya yun eh. Tubo na yan. Kasama niya sa package. Tatanggalin niyo lang yung connection doon sa baba. Yan. Para i-off niya yan dito. Off niya yung tubig bago niya i-off, ano, i-install. Yan. Tapos titimplahin niya yung tubig kasi baka mga sobrang lakas. Mahiwa yung puwet niya. Di matalim din ang tubig pag malakas ang pressure. Yan. Ito na. Diba? Ayos na siya. Testingin natin ang ano. Pagka ganyan, nag-i-pre-wash siya. Tapos pagka konting pihit, lalabas yung pinaka, ano niya, tubo. Iyon. Iyon, yung pinaka-tubo niya. Diba? Babalik mo. Kasi ikaw na mag-a-adjust kung gaano kalakas. Bago mo ibalik, mag-i-pre-wash siya. Yan. Dali lang. Diba? Simpleng-simple. Sa'yo lang ano nyo. Ano siya? Back and front. Okay. Tapos ang kaso. Tinamaan ako ng ano eh. Nakabuti nakaiwas ako. Sinasambol ko. Inaano ko siya. Ina-adjust. Tumama sa akin. Ah. Yung tubig kasi pag malakas ang pressure, pwede kang maiwa dyan. Masugatan. Kaya kailangan i-adjust mo yung pressure ng tubig mo muna dyan sa bahay. Kailangan i-adjust mo sa hinaan mo lang siya. Kasi ang pressure pwede parang ano yan. Parang kutsilyo yan, pag ano. Yan. Tapos na naman ang servisyo natin, okay?
Kaya bili na kayo sa Costco para makaano kayo. Dinakin mo ka, zero ano na, zero tabo. Yan, sabihin natin sa kanila ngayon. Tuturo natin kung paano i-operate. Yun o, mga katimata. Yan o, kakarating lang natin. Pero ang trabaho natin sa ano tayo sa cooler. Pero yun o, yung paglabas namin ng ano, ang malamig na sa labas. Yan o. Sindali lang ako dun sa ano eh, sa pagtawid papuntang ano, namumula na agad yung tinga mo. Yan yung nagbabadya na mag-i-snow na. Yung ganyang napakalamig. Para siyang sa ano, nasa freezer na yung pakaramdam. Namulo na ganyan dahing ako. Hindi ko pwede tamagal doon na wala kang gloves o walang ano. Tapos may hangin pa. Yan. Check natin ngayon ako. Nag-ano ako eh. Nag-text ako doon sa ano, sa tapat namin, sa may registry. Kasi may number doon, mag-text ka lang. Tapos sabihin niya pang ilang number ka na. Tapos sasabihan ka kung pwede ka na pumasok. Kasi ano nga pala ngayon ng ano, nung racer o nung kotse, yung itim. Pero magkapareho lang kami ni Steve, pero una ako, una yata, second week yata ako, kailangan maano ko na siya agad. Kasi dito ba ni, first week, second week, third week, last week, ganun yung, depende rin sa number. Yan mamaya, check lang muna din, kain muna tayo, alas maybe pa naman ang bukas nun. Okay? Pero nag-message tayo para una-una tayo kung sakali. Kain muna tayo. Missing someone.